We have a health worker, mental health advocate, and a vlogger. Please welcome Rachel Bautista. Good evening, Tito Paul. I'm so grateful to be here. Thank you. Hi, magandang gabi sa inyong lahat. O, di ba? Pagpasok ko, sumabay din po si Titan sa pagtakol. Ayan, masayang-masaya ako kasi kanina po, as early as like 7:30, I was already seeing people dyan sa comment section na parang sobrang excited sila sa aking guest. And finally, mai-interview ko na sila kasi nung last week, hindi tayo natuloy because of a technical problem. So, eto na kami. Excited na ako na ma-interview sila, mag-get to know, chikahan kaming konti. Pero, bago tayo mag-chikahan, pasensya na ko kung medyo, diba, sabay na sabay sa akin si tate. Medyo iba po yung pagsalita ng nanay niyo ngayon kasi medyo nag-ayos-ayos lang tayo ng ngipin. At medyo nangingilong-ngilong po ngayon ang ngipin ng nanay niyo. Pero I'm okay. Masaya naman ang experience ko kanina. And then, ayun na. Hindi ko napahabain. Mag-hi muna ako sa mga taong nandyan. Kasi ang dami ko nang nakita kanina. Ayan na. Ayan na si Jocelle. Kanina pa si Jocelle. I think Jocelle is the one who came early. Ayan. Hello, Jocelle. How I'm gonna say this? Duel, hayan si Duel. Oh, tama ba ako? G-Well, o yan. Excited na nga, oo nga. Maraming salamat. Nandito kayo kasi alam ko, last week nyo pa sila hinihintay. Na-excite naman tayong lahat, diba? Oh, sino pa nandyan? Ayan. Ay, parang nawala siya. So, ayan. Ayan na, nandiyan na si Raymond. Hello. Hindi pa start na. Ayan, Saiken is here, my anak from Baguio. Thank you, Saiken. And then Ruel is here also. Andito na. Hi Carl from Guam. Hello Carl. Ay Kara. Hello sa inyong lahat. Hello sa inyo, masaya ko. O di ba si Yani, nag-hello din siya. Hello Yan. O di ba? Ang saya-saya ko naman na nandito na sila. I'm gonna introduce them together na kasi they're in one screen. So, pati si Ken po, nag-hi din si Ken. Oh my God. Nandito ang aking isa pang anak, ang gwapong-gwapong-gwapong kong anak, Joshua Ronet. The singer-songwriter. Ano mo ba? The singer-songwriter, running for cum laude. Ang dami kong naisip eh. Wag na. Basta naging guest ko din yan, ang ating singer-songwriter ng Game Boys, si Joshua Ronet, nandito. Maraming salamat. And then Mary France is also here. Gailey is here! Oh, ayan, May France. Mars, hello! I hope you're feeling better na. Oh, ayan, Rhea. Andito na sila. Totoo na to, anak. Totoo na to, nandito na sila. Oh, ayan. Oh. Mami, tama na, lumalaki na ang ulo niya. Ah, ganun ba? Sige. Hindi. Okay lang yan. Yan ang lokohan namin dalawa ni Joshua eh. Ayan. So, eto na. Sorry mga anak kung naririnig niyong napakaingay ni Titan. Sumabay po siya sa alas 8 nating pagbungad, diba?
Hindi na, titigil na si Mami. Huwag kang aalis, anak, diyan ka lang. Diyan ka lang, anak. I'm sorry. Namiss lang kita, Joshua. Okay. Eto na, magsisimula na tayo. Tatawagin ko na silang dalawa. Ang gwapong-gwapo kong guest na dalawa po. Please welcome, Yanni and Ken. What's up? Hello, guys. Wala kayong sound. Ayan, meron na. Hello. Hello. Okay na. Ayan. Okay, kamusta po kayong dalawa? Kamusta naman po, Ma'am Mary? Sa wakas, natuloy na din po tayo. Oo, natuloy. Tinan mo, ang dami nilang naghihintay. Diyos ko, ayan. Hello, yung number one na magulo dyan, si Rhea. Ayan. Ito na ba? Oh, at diba? Ayan na talaga. Si Roxanne, andyan na siya. Hi, Rox. Jewel. That's an early bird na si... Giselle. Oo. Diba? Excited sa... Ayan si Saiken, isang anak ko from Baguio. Ayan. Hi, Saiken. Napakagwapo naman po. Oo, ang gwapo nila mga pamay na kay Kuya. Ay, ang saya nila. Sorry ha, ang ingay ng aking aso. Sumasabayan talaga sa aking life. Hi, Kate! Ang galing naman. Hi, Kate. Sumabay din po. Oo, diba? Sumasabay sila. Ang ingay... Ang lakas tumahol ng Jack Russell. Alam niyo naman ng Jack Russell, di ba? Ay, si Saiken pala naghintay last week pa. Sorry naman. Ay, Saiken. Sorry po. Kuya Yanni, batiin mo ako kapaka... Ano? Kakain pa ako. Labag naman po, pero hi! Hi, Rhea Raymundo! Oh, ayan, Rhea. Diyos pero huwag ako kumain ng papel. Oo, huwag kayo kakain. Ay, meron akong bago si Worthy. I have one that is really Worthy is hi mommy watching now. Kamusta naman mga idol? Go Yanni, go Ken support. Ayan. Ay, si ZK pala to. Hi ZK anak. Bakit nagbago ang pangalan mo anak ZK? Kasi na-interview ko na rin si ZK. Hi Zeke, hello. Na-miss ko si ZK. Ayan. Andiyan na rin si Mr. Hi, Mr. Noel. From Davao. Parang kilala ko yun. Sino? Si Kate Berthazo. Oo, diba? From Davao. Hello. From Davao. O, diba? Ang dami nila. Uy, maraming salamat. We are now on our 25 na sila. Go, wow. Babes. Maraming salamat. Hello, ang lakas naman talaga nitong dalawang to. Fresh na fresh daw si Kuya Yanni at saka si Kuya Kate is here. Hello, Kate. Hi, Kate. Ayan, nandiyan din si Kate. Ayan. Eto na. Kamusta kayong dalawa? Kamusta? Okay naman po. Sa wakas po, nakahanap kami ng magandang internet. Diba, naniwala na kayo? Kapatid ko, nakahiram mo na po. Ayan na yung kapatid mo, si Joshua. Tawa, diba, Joshua? Hi, someone. Ayan. Someone is from Myanmar. One of my anak-anakan from Myanmar. Hello. And then, sobrang love niya din ang Rainbow Prince. Kasi pag sa sinabi ko... Hello. Yeah, sabi pag sinabi ko, anak, you have to watch this BL series. This is really nice. And then, ayan, nanonood din yan si someone. Thank you, someone. Diba? Thank you. Nakakatuwa naman ang kapatid mo. Nag-drop by para suportahan ng kanyang kapatid. Diba? So, kamusta? Finally, nagka-internet na tayo at nagkasama na tayong tatlo. Di ba ang hirap? Oo, wala rin. Maingay. Tumigil na din ang, yung ano, ayan. Kuya Yanni pa, shout out, pati na si Kuya Kate. O, shout out yun daw siya. Shout out mo daw si Kay. Ha? Hi, Kay. Ganun, di ba? Nakita ko po si Kate kanina. Hello, Kate. Talaga. From Canada yan, Kate. Ah, talaga, from Canada. Gusto mo yan, Mami Ray, umaabot tayo ng Canada. Kaya nga, yung si Carl nga from Guam, tapos meron ako, yung si Carl kanina from Guam yon, tapos si someone is from Myanmar. May dadating pa dyan, si Sis Chiki ko naman from Vancouver, yan. Di ba? Ay, diba? Yan ang mga nanonood sa atin. Kami po from Malabon, hello. Ako po from Cavite. Yeah, yung mga ganun, eh, di ba? So, kamusta kayong dalawa? What's keeping you busy after the shoot of Rainbow Prince? Work po. Actually, Mami Ray, kaya medyo na-late din kami ng pag-join kasi galing din ako ng meeting ng Sun Life. So, dyan lang din. Kaya takbo ko.
Ganun, ganun, takbo. May sound effect tayo. Takbo o nag-fitting? O, oh, di ba? Nak-nanood. Nakatingin, nakita ni mami sa my story mo, nag-fitting. Diba? Ah, yes. Nag-fitting po kami sa afternoon meeting. May pa, ano, may pa-coat eh. Ako ayan. Nga, nagpaspas din ako ng uwi kasi galing ako Manila. Oo nga, sabi ko, teka muna, hindi pwede uwi ako maaga. Nasa San Juan ako kanina. O ngayon, nandito na ako kaaga. Ito Cavite. Yes. O, oh, diba? Dapat ayan, matuloy kasi maraming magagalit. Pag hindi pa natin ito tinuloy, baka mag-grashing? Grashing? Grashing, hello. Ang dami, maraming maraming. O, pa-shout out daw, sabi niya. Grashing, hello. Hello. Hello po. Ayan. Phil Darren. Ay, dami nyo. Mga dami nyo. Maraming maraming salamat. May Arcastro, hello. Love you too. Ayan. Uy, teka muna. Magkwentuhan muna tayong tatlo. Kamusta ang childhood nyo? Nakakapaglaro ba kayo sa labas? Like, kasi di ba yung mga kids ngayon, hindi na sila naglalaro masyado sa labas eh. Kayo ba na-experience nyo yung maglaro sa labas? Yung mga patintero, yung mga... yung get that base, yung mga ganun. Kabulan. Ano po yun? Oh my God! Ganun. O, ay, ganun, tapos na natin ito. Tapos na natin ito, chika. Alam na po namin mobile age. Hindi na alam. Ay, ganun. Opo, grabe. Opo, sobra. Taong kalsada. Batang kali po ako dati. At sarap na. Tanghaling tapat. Opo, yung papagalitan ka kasi bilad na bilad ka na sa araw. O, tapos yung uuwi ka na meron kang necklace na kulay itim, no? Diba? may pendant pa yun. Oo, diba? Yun yung mga get that base, tapos baseball, yung mga ganun. Tapos may mga kalaro ka po na parang may itim na nakalinya dito. Correct, diba? yung pagpunas, Ken, yung pagpunas na gano'n, diba? Mabuti tayo. Oo. Tapos yung meron pa dyan yung pag-uwi mo, meron ka din dito. Yan yung mga nakakita. Yeah, diba? Pero sa school ba, mabait kayo o nambubuli kayo? Or ano ba? Ano ba ang isang Ken at saka isang Yani nung grade school to LM. Wag muna tayong mag-high school. Grade school muna tayo. Grade school. Ako po yung binubuli. Ay, talaga? Binubuli ka, Ken? Bakit? Maitim po ako tsaka mataba. The typical bata before. Eh, hindi ka na naman. O ngayon, yung binubuli nyo, ang gwapo-gwapo. O, diba? Sorry kayo. Eh, ikaw yan. Kamusta yung grade school mo? Good po eh. Student council po. Ganun. Wow, studio. Ganon? Ano po, elementary tsaka high school. Ay, medyo talaga? Ano po, opo eh. Medyo bookish. Ah, bookish. Opo. Pero may ano na rin naman po. Yun nga, pag walang pasok po, labas, alsada. So, yun yung LM and high school. So, anong pinakamagandang memories nyo nung high school? Kasi dyan tayo naging masaya eh, compare with college. Ako kasi mas gusto ko yung high school life ko compare with college. Ah, diba? Ako medyo college eh. Kasi ay, college alam mo nga, yung high school kasi, 10 lang kami sa klase. Ay, ang konti. Yes. Ano po kasi, nas ibang klaseng system kami, parang modular. Module na kami, nung high school pa lang po ako, pre-pandemic. School po ng mga alt. Hindi. Ay, gano'n ba? Gano, sige. Ken, bulong mo kay mami. Ano yung, gano'n yung mga altak, no? Ken, no? Gano'n. O, tapos. Hey, po, kaya, ano nga ba yung tanong? Hindi, ayun nga po. Ano nga ulit talaga yung tanong? Kung kamusta, anong favorite memories mo nung high school? Yun po. Yun nga, yung sasampu lang kami. Ang bilis lagi ng klase. Kasi, opo, ang saya nun eh. Sampu lang kayo, kaya kitang-kita po kayo ng teacher. Huwag po kayo mag-alala, Mami Ray, kasi kami po, 11. Sobrang private naman ng school nyo, na parang... Opo, po lang kami. Kasi kami, mga sa private school si Mami, pero 20 naman kami, pero all-girls school. All-girls school. Kami halo-halo na po yung sampu pa. Just kami din po, halo-halo. 11. So, pakikita na kung sino yung maingay, sino yung tahimik, sino yung... Pareto. Ay, ganun. Kasi kailan po kayo magtabi-tabi, syempre. Pero dumami na po kami nung bandang third year. 13 na.
13 na, tama. Bakit? Ever since ba magkakilala kayo? Hindi, dito lang sa industry. Paano ba? Dito lang po. Sa... Ah, okay. Sige, mamaya natin mag-usapan niya. Ah, sige po. So, how was college? How was college? Sige, ikaw. College po kasi working student po ako. So, ayun. Parang napag-aaral ko naman yung sarili ko kasi 12 pesos per unit lang po ako gawa ng PUP. Wow. Okay. Uy, si Mami, working student din ako. Working student din ako. Masarap kaya yung feeling, no? Pag konti lang yung tapos pupunta ka na ng trabaho mo, tapos babalik ka. Oh, sarap kaya ng feeling ng working student. Ay, thank you, Lansky. Ateline, hello po. Ateline, thank you so much po. Ateline, love you. Thank you. Number one na ano po, supporter yes, po, po, and family member na po namin yan. Oh, Ateline, thank you so much po. Ateline, love you. Love. Yeah. O ikaw yan. Saan ka nag-college? Sa St. Binil po. College of St. Binil. St. Binil. Okay. Yan, ayan, greetings daw from Guam, sabi ni Carl. Yeah, hello po. So ikaw, St. Binil, si Mami Lasal Dasma. Ah, Dasma. Ayan. One Lasal po tayo. Animo. Animo. Pero hindi ako, hindi nag-transfer ako. I didn't finish my Lasal days kasi naburingan ako kasi nasa bundok eh. Gusto ko naman lumayo. Nasa Cavite na ako, maglalasal ako, Cavite pa din. Ayaw na, lipat Manila si Mami. May cast. Diba? So, ako so, pa yan, sa ano na? Taf. Saan? Oo, kasi ikaw taf, ako tap. Top of the mountain. Diba? Ganun kami nun eh. Saan Lasal ka? Lasal taf? Sa ko hindi, Lasal tap. Tap. Top of the mountain. Sa bundok-bundok talaga, Diyos ko Lord. Diba? Oo. So, mas masaya ang college nyo sa inyong dalawa? Mas masaya? Ako po, college po. Kaya yung most of my friends po ngayon, mga barkada ko ngayon talaga from college talaga. Oh. Ikaw, oo, Ken? Po. Yes po, college din po kasi mas lumawak po yung range ng connections. Adrian! AD! Thank you. AD! Ayan! Adrian is here! Diba? Yeah! Yeah, nandito. Kagabi nang gugulo din 'yan si Adrian nung nagpapahinga po kasi yung batang 'yun. Oo nga, sabi ko nga sa kanya don't move too much because yung stitches niya, 'di ba? So ano tinapos ng dalawa? Kaya niyo po magsayaw. Ano po ulit yung ano man? Oo nga eh. Anong natapos niyo nung college? Tinapos po namin pagsasamahan ng ex namin. Iba pala, sorry. Ano ba tapos? Ano ba na finish niyo sa college like hindi po, pa ano undergrad pa ba o na finish because of the pandemic po, ESBA major in computer applications po. Ano po sa akin po ano BS entrepreneurial management. Wow, ang mga course niyo naman, grabe. Grabe. Kakaiba ang mga course niyo. So eto na. So, syempre, nag-college. Tatanungin ko, kasi alam ko gusto nila malaman, kailan na in love ang isang Ken at saka Yanni? High school ba o college? Kasama po yung puppy love. No, puppy love. Crush. O, pwede din, kasi noon sa akin, may sumagot dito na guest ko, first time daw niya na in love, kinder 2. Iba din. Kinder 2, o, kayong dalawa. Yun talaga super na parang... Iniyakan nyo na. Kasi yung unang iniyakan nyo na pag-ibig na parang, oy, or first time yung manligaw, when was that? Nanligaw in high school or in college? Ako po high school. High school. Ay, ayan na. Kasi may kaso kung ano. Ay, magna cum laude ka daw yan nung college? Yes po. Ako na po magsasabi. Ikaw ng matalino, anak. Eh, si Yanni na yung matalino. Si Pagan po eh. O, diba? Kuya Yanni, kung pakakasal ka, bakit sa akin? Bakit? Ewan ko sa'yo, Psyche. Nakalat mo na naman, anak. Psyche. Ewan ko sa'yo, si Psyche. So, ikaw, high school. Si Yanni. Ay, si Ken, high school din? High school, no? Oh. First heartbreak in high school also or in college na? High school din. High school din. Okay.
Oh, so what's the memorable? Anong worst thing na ginawa niyo sa pag-ibig? Ayan tayo eh. Bago tayo pumunta dito sa magpapatama. Oh, ano? Ano nga ba? High school po kasi parang ano pa yun eh. And the worst thing, ano na po lahat na, encompassing na po. Yeah. Yung magbulag-bulagan. Yeah. Hindi, kasi alam mo may kasabihan eh. Pag ikaw daw matalino, bobo ka sa pag-ibig. Medyo agree po ako. Medyo napatunayan nga po. No? Napatunayan? Proven ba? Proven ba yan? Ng puso. Ay, ganun. Pero feeling ko ganun eh kasi 'di ba parang if you think too much pagdating sa pag-ibig parang hindi ka na nag-iisip. Super eh, linya ah, oh, ayun po. 'Di ba no? So hello, ayan. Ay ganun. So eto na, ang layo ng course nyo kung nasaan kayo ngayon. Wow, nagsalita din ako. Kung nasaan ako ngayon, ang layo ng course ko. Ako, nursing at saka respiratory therapist, dalawa. After nursing po, nag-respiratory. Nag-certified pulmonary muna ako. Tinapos ko yung 2 years. Tapos tinapos ko yung 4 years ng respiratory. Tapos tinapos ko yung nursing. Ang nursing ka ulit? Ang sipag. Ay, hindi ko pa pala natapos yung nag-2 years lang ako ng BS Psych. Kasi gusto ko mag-psychologist. Hindi ako masyado, ayaw ko mag-aral eh. Ako din po, yung first choice ko po, mag-dentistry at mag-psych. Wala lang, share ko lang. Di ba ang sarap? Ang sarap mag-psych. Ako kasi frustrated psychologist ako eh. Hindi ko lang natapos kasi sabi ko parang 26, kailangan ko nang mag-settle down. Ganun, no? Biglang nag-design 26, kailangan ko na mag-settle down. Ganun. Hindi, masarap lang mag-aral. Ewan ko. Feeling ko nung kasi pag nag-aaral ka, wala kang problema, aral ka lang nag-aral, di ba? Ano? Agree po. Minsan nakakamiss po yung ganun eh. Oo, sarap magbasa na lang ng magbasa, aral ka na lang ng aral, ganun. So, yes, eto na. Hello. Yan, hello. So, paano kayo napunta dito? Paano kayo nakapasok sa industry ito? Like, I know naman this is not your first series. Kasi naririnig ko, meron na kayong bawat ibang series or nagkaroon ba ng commercial ba muna? Endorsement. Mm-hmm. Paano kayo nag-start? Who wants to start? Ken, ikaw muna. Ikaw muna. Oh, sin ba? Yanni, ikaw daw. Nagtuturoan kayo. Sige, Yanni. Ito, ano ba topic? Ako na? Ah, sige. Ako po. Nagbibinata na naman ako. Ako po, Ma'am Mary, actually, ito lang. Recently lang po talaga ako nag-start dito. Kasi yung course ko po, after ko mag-graduate, nag-work naman po ako sa corporate for 7 years. Ako po IT consultant, then IT. Sa field po ako ng IT. Nag-Sun Life din ako as financial advisor po for almost 4 years ago. And I'm still doing it right now. I'm still a financial advisor po. Tapos, yung nag-pandemic po, kasi syempre parang laylo-laylo, walang magawa. So nag-start ako mag-vlog sa YouTube. So doon po ako nag-start. Kaya po nakita-kita din. Ah, so tayo pala ang mga swerte ng pandemya. Ayan po, yung mga nag-try ng ibang skills. Nag-try tayo na to expand para hindi naman tayo ma-board or something. O, ayan daw, si Find Me. Hi, Gio! Hi, Gio! Ay, grade 2 pa lang daw siya. Napapanood na niya si Kuya Yanni tsaka si Ken sa TV. Sabi ni Gio. Diba? Sabi ni Gio, yun daw. First year BS Psych here. Ang saya pag psych. Yes, sinabi mo. I love psych, promise. Kaya ayun lang. Pero ano naman? Hindi na kaya tuloy, matanda na si Mommy. So ikaw pwede pa po 'yan. Ay, si Gio, grade 2 talaga. sabi talaga ni Aid. Nakakatuwa si Adrian. So ikaw Ken, paano ka nakapasok? Nag-artista na po talaga yan. Nag-start po kasi ako nung college po, ay high school pa lang po, nagsasayaw-sayaw na, naging backup dancer na ako sa mga events. Tapos hanggang sa, nung nag-college ako, nag-try ako mag-pageant, tapos ginawa ko rin hanap buhay yung pageant. Tapos nung pinaprotesta na ako sa pageant, nag-try ako singing, then nakuha ako ng GMA 7, then sa GMA 7, doon na po ako nag-start magkaroon ng mga opportunities. Tapos nung nag
nag-pandemic po, syempre, nag-stop naman lahat. Then, ayun, parang kinontak ako ni Gio. Yan, kasi nakita po niya ako live streaming kasi nagla-live stream po ako. Kinontak po ako ni Gio, then, ano, tinanong niya kung umaacting daw po ako, ganyan-ganyan. Then, yun, parang, in-offer, ay, parang in-offer niya po ako ng isang, ano, role sa Oxen Films. Ah, so si Gio ang nagpasok sa'yo sa Oxen. Ken. Opo. Before pero, po, ano, nagpa-perform na po sa GMA, ganyan. Tapos sa Walang Tulugan, sa To The Top, ganyan. Tapos, so kung sa Walang Tulugan, nakasama mo si Kokoy? Hindi. Thank you, Marma. Yes po, sila ko. Ah, so nakasama mo si Koy. Opo. Okay. Tapos ikaw yan, hindi to ang first mo, di ba? O meron kang lalabas pa? Meron pa po kaming ginagawa pa po ng series. Pero okay, hindi pa po siya natuloy. Kasama ko rin po si Ken Don. Ikaw yung may mag-share. Opo, hindi lang po natuloy pa, pero hopefully after Rainbow Prince. Si Tzu ang aso niyo, no? Opo. Yes, po. Oh, tahol na tahol pa lang, alam ko na. Opo. Trip niya ni Kay, thank you. Oo. Opo, ayan po siya. 3 months old pa lang po. Kaya, talaga. Ay, ang cute. Sana ganyan din ka-sweet ang aso ko. Eh. Jack Russell ang akin. Mas kulangan doon. Yung pusa kanina nakita ni Mami. May extra dito. Ay, oo. Ayun. Ah, so yun. So, pero, bali, ito yung unang-unang mong BL. Bali, for the two of you, this is your first BL. Tama? Yes po. So, nung pinasok nyo to, like si Ken, nung in-offer sa'yo to ni Gio, alam mo na what's BL means? O alam mo na kung ano yung panin? Po, tinanong din po ako if ano, kung may idea ako sa mga BL series, kung nakapanood na ba ako ng BL series, ganyan. Mm-hmm. Tapos parang sabi ko, hindi pa po. Tapos tinanong nila ako kung may mga specific BL silang tinanong. Naglalaro na. May specific title silang mga tinanong sa akin, pero sabi ko, hindi po ako familiar. Tapos sabi, okay, given naman. So, sabi ko, okay po. Noong una, akala ko, disadvantage yun kapag, ano, kapag, hindi ka na, ano, kapag sa screening or sa casting, sorry, na hindi ka nag, ayan, so wala na po siya. Sorry po, may naayos lang po. Ayan ako. Okay lang tayo dyan. Hi, Dan Rudolph! Ayan. Isa kong kasamahan, ang isa ko pang anak from Boom React, si Rudolph. Hello, hello, anak. Ayan. Hello, John Rudolph. Hi, John Rudolph. So, naintindihan mo na, Ken, yung pinasok mo. Parang ganun. Sabi niya, eto pala yun. So, pero naka-watch ka na, Ken, ng isang BL o wala pa? Right after that po, nag-try na po ako kahit po isang episode lang ganyan. Para anong tinaray mo? Anong unang pinanood mo? Sabi nila po yung together. Together. Kasi lahat talaga. It's a Thai BL. Pero sa atin sa Philippines, ano yung tinaray mo? Hi, Gerard. Ano? Hi. Nung time na yun po, syempre yung My Day Day series. Po. My Day Day. Oo nga, tama naman. Yung po kasi yung ongoing ng time na yun. Yung time na yun. Ikaw naman yan, nung in-offer to sa'yo, alam mo na what's BL. Yes po, familiar na ako kasi, ayun, same, parang sikat dati yung Together, parang dami ko nakikita sa friends ko, share sila na share noon. So, yun po. Pero dun ko lang nalaman yun, yung about BL, kasi parang last year lang yun, no? Dun talaga nag, parang tuloy. 2019, yung 2019 pala. Di ba nung nag-pandemic, nag-boom talaga ang BL. Kasi ayun, nga, di ba, boring. So, YouTube lang tayo and everything. Tama po. Ganun. O, di ba? Ang yaman ng anak ko. Maraming salamat. Hi sila sa akin. Kilig ako. Love you na. Ay, love na daw kayo ni Rudolph, sabi niya. O, di ba? Thank you na. So, yun nga. So, eto na. Pag-usapan na natin ang characters nyo. Papag-usapan natin dahil bukas po lalabas na ang episode 3 na which is makikilala na natin si Prince Malik. Kasi si Ken, nakita na natin siya sa episode 1. Tama? Bungad na bungad. Si Ken yung nasa front desk. O, di ba? O, di ba? Yun yun eh. Okay. Yes, opo. So, nahirapan po siya sa pagpalit ng uniform. Opo. Yan po yung pinakamahirap na part sa akin sa Rainbow Prince. Yung pagpalit po ng wardrobe. Bakit?
Kasi iisa lang po yun yung uniform. Una ba nang yun? Yung parang pag tinanggal mo siya, Ken, pag tinanggal mo siya, pag alis mo, yung pa din ba? Pag balik mo, yung ulit ang susuot mo. Tapos kinabukasan po yun ulit. Ah, yun ulit. Hindi kasi, oo nga, kasi nga, na bellboy, yun ang yun yung damit. Hindi katulad ni Prince Malik, ay, eto na. Kailangan iba. Oo, iba si Prinsipe Malik. O, eto na. So, nung binigay sa yung character, yung binigay sa inyo yung character, character, like, for, kasi medyo malaki yung character ni Yanni eh. Naisip mo ba yan? Parang kaka, teka po, umpisa ko lang to, ang laki naman ng character na binigay. Hindi ka ba nagulat? Medyo, opo, opo. Pero kasi po, bago po ibigay ni Derek yung role na yon, nag-start na po kami kasi mag-shoot nung isa namin series. Opo. Kaya feel ko, nakita na rin po ni Derek yung, ano ba tawag dito? Basta yung something talaga. Yes, okay. Yeah. Meron silang nakikita na hindi natin nakikita. Diba? Meron yung mga, ganun yung mga direktore. May matapos silang ano talaga eh. Oo, meron na makikita mga direktor na hindi nakikita natin na parang normal na, bakit po ako? Parang ganun. So, okay. Yun po, super challenging lang din kasi nga po, medyo, ako prinsipe. Eh, ako naman po, hindi ako masyadong parang, ano, medyo jolly-jolly po, parang, eh, kailangan po, pag prince ka, super serious ka. Yes! So, medyo po na, ano din. Nahirapan ka ba? Gagawin to. Medyo po, opo. Actually, di po medyo, opo. Pero okay, challenging nga po yun. Kasi, syempre, first, gusto mo maraming ma-experience din. Oop, may lamok. Ayun po. Daming hayop dito. May pusa, may hindi naman namin nakikita. Okay lang yan. O, sige. O, tapos? Ayun po. Tapos, yun nga, Mami Ray. Kasi, syempre, kali kami survey niya na English-speaking dapat. Correct. So, okay lang po kasi I do presentations din naman po before sa office, ganyan. Pero syempre dito iba kasi dapat may acting yung voice. Yeah, may parang merong konting accent. You know, yes. There's an accent, di ba? Kaya, ayaw din po ako sabi ni Yubichi ba? Ayaw ko talaga. Si Yubichi ba? Thank you. Naman ni Jewel. Hi, thank you. Well, si Yuchi ba? Siya yung Ricardo, yung aking team. Yung kasama ah, hello. Hindi ko ako picture yan sa iyo. Yan. Ay, sabi. So, doon, pinag-aralan mo ba? Oo nga, pinag-aralan mo ba paano mo ibibigay? Ang hirap nun ah, kasi you have to memorize your line, tapos you have to, may kailangan may accent pa, alam mo yun. Ano ba kayo dalawa? Tawad-tawad ako sa inyo. Kumalan po yung pusa, tapos yung ano to, yung high chair, pagkalon niya, gumanon yung high chair. Sorry po. Kasama po talaga, guest po talaga ni Mami Ray yung dalawa pa. Pressure ako kay Yanni nung workshop. Oh, na-pressure pala siya sa'yo yan. Si Adrian pa talagang na-pressure sa'yo. Oh. Yun po. Yeah, may share akong ano, memorable ano namin dyan, Mami Rin, ni Adrian. So, first scene po na chinook talaga sa Rainbow Prince, yung horse scene. Yung nakita nyo na po sa episode 2. Yun po yung first ever na chinook for Rainbow Prince. At para dun po sa eksena ng yun, inabot po kami ng ilang oras ni Adrian. Para lang bakit? Po dun. Bakit? Kasi po, first scene, yung accent ko, yung lines, hindi pa namin perfect ni AD. So, yun po, paulit-ulit kami. Yung kabayo po, ayaw po sumunod sa amin, pag gano'n-gano. So, ano, given naman po na first-timer kasi sa, ano, sa pag-ride, horse ride, back riding. Yeah. Sorry, galing din na siya tumahay. Diba? Pero ang galing, no? Ang ganda nung shoot na akala mo talaga sa ibang bansa, tapos yung pala dyan lang sa Antipolo ba? Yes. Diyan lang po yes. Muna. Diba? Ayan na siya. Hello. Diba dumaan? Kasi naman, isama nyo sila sa interview natin. Oo nga po. Lang daw kayong dalawa, isama nyo sila. Diba? Nakakatuwa. Ayan na po. Pumwesto na po siya dito sa taas. Okay na po. So mamaya, hintayin ko siyang lumundag. Pagundag niya, kayo na yung magugulat. Diba? Yeah. Oh. Ayan na. So, nahirapan kayong dalawa ni Adrian. Opo. Ano? Hindi ka na mahulog sa horse. Yes. Ah, talaga? Kasi hirap po. Kasi kailangan po namin siyang parang balansin na konti lang yung under niya, na medyo mabilis. Konti ulit. Opo. Nakaka-pressure din po doon kasi syempre, yung may hawak ng camera,
at si Derek din po nandun, kasama namin. Eh sila po naglalakad. So sila yung mas pagod. Ano, pe-pressure kami na pagod na sila, kami paulit-ulit. Oo, oh, diba? So parang, parang nai-stress na kayo na parang mo itapusin na natin. Pero kasi mahirap eh, diba? Mahirap talaga na tungkol, mas lalo minsan kasi daw ang mga hayop meron din moods eh. Baka nung time na yun, hindi mood ng kabayo na sinakyan nyo na maging mabagal. Gusto niya mabilis. Apo, ano kabayo, mo yun? Kabayo now, tapa later. Joke. Oo, kabayo now, tapa later. Sabi na papusa na asado later. Ganun. Asado later. Ikaw naman, Ken, hindi kasi masyadong ganun kahirap yung role, diba? Na-challenge ka pa din since kasi first BL mo to o hindi naman? Partly yes po, pero nung nakita ko naman po yung mga kasama ko sa work, medyo hindi na po ako nabahan kasi parang naka-work ko na din po yung most of them na mga naka-work ko na din, and ano, same director, nakita ko naman po siya mag-direct dun sa Tie the Knot, dun po sa So teka muna, ang scene mo kasi English eh, hindi ka naman nahirapan sa pag English doon, di ba? Unang scene namin na nakita ka, English talaga eh. Opo, ang sabi naman po sa akin, medyo ano, yung accent ko, Filipino pa din, tapos yun. Medyo utal-utal, kasi nga, kinakabahan kapag nasa front desk, ganyan. Ay, oo. Ganda po kasi boses niya modulated. Ganun. Hindi, at least, hindi ganun kahirap eh, kasi yung typical how Filipino speak taga speak in English na ganun lang, di ba? Ang mahirap talaga kay Prince. Oo. Si Coach Ken Koyan. Ay, bakit ka daw coach? Bakit ka coach ni Adrian? Bakit? Ano po, dumating po kasi kami sa point na kapag yung kailangan niyang ma-motivate or mas maayos yung acting, ganyan. Parang tulungan po kasi kami dun eh, hindi po kami yung kanya-kanya. Kapag po kayang tulungan ng isa para maano pa yung emotion na ilalabas, yun, tutulungan po na. Para po mas magkabali na. Yes, kasi parang sabi nga ni ano, kahapon kasi, si Jem, sabi ni Jem, sobrang ang tulong sa kanya ni ano, ni Andre. Grabe, kasi yung parang doon sa scene nila ng best friends, yung paano. So kayo ganun din. Oo, di ba? Actually, ang magkakasama po palagi, ako, Adrian, ito, si Yanni, tapos yun, sila Yerwin, yan, kami-kami po yung mga magkakasama backstage, tapos kami-kami lagi mga magkakausap. Tapos sila po kasi bantong din kasi ng mga drag queens yung makeup nila. Napawig-wig. Kaya ayun, dami nila nagturo-turo. Oo nga, kasi kayo yung nasa hotel eh. Kayo yung nasa hotel, kayo, probably kayo yung magkakasama and then the age, pwede no, di ba? Parang ganun. Okay, doing Rainbow Prince, alam ko may mga memorable kayong scene. Memorable scene or memorable experience na talaga hindi nyo makakalimutan. Alam mo yun? Ano yun? Ako po, isa dun siguro yung horse scene nga, yung first scene namin. So yun po, kasi syempre first time, ang tagal namin, pinapagalitan na kami talaga ni Derek. Opo, kasi, talaga. Opo, pero sabi nga namin ni Adrian, walang normal talaga, magagalit talaga. Sabi, tagal na natin dito. Ayun po, yun talaga pinaka-memorable. Tsaka po kasi first scene talaga ng Rainbow. First na shoot, kaya talaga yung pressure. Guys. Parang na-pressure ka. Parang kang na-pressure. Kasi parang, first shooting day, eto agad yung scene. Kami pa agad, tapos kabayo. Kasi parang na-pressure. Yun, kasi po dapat sa ibang lugar pa yon malayo. Kaso po biglang nag-lockdown. Kaya, sa iba pa kami pumunta. Naghanap pa po kami ng ibang lugar para i-shoot yung horse scene. Which is maganda naman. Na parang, na-mesmerize naman kami talaga habang ina-RV namin siya. Ang episode 1 and 2, di ba? Sobrang na-mesmer. Eto na, ikaw, Ken, anong memorable? Pwede mong huwag mo nang ikwento, baka kasi hindi pa napapalabas, pero pwede mo naman din ikwento na parang ikaw. Actually, napalabas na po yun sa akin. Diba, wala pa, hindi, ayun, nung time na yun, hindi ka pa po ka-close or hindi ka pa po nakakausap, hindi ka pa po nakaka-bonding si Miss Weng, which is yung galit na
customer. Yun. Hindi ko pa siya nakakabanding, tapos komedyante pala siya. Tapos, nung nagsisina na po kami, nag, di ba, parang kinakausap ko po siya, tapos may kinukuha po akong details, ganyan-ganyan, tapos tumutungo po akong gano'n. Pero yung totoo, tawa-tawa po ako. Tapos, angat ako, wait. Nakawalit ako. Ganun. Ay, ganun. Uy, kung ayan, si LJ Royo, hi da, Kuya Yanni. Okay. Hi, LJ. Si hi, LJ Royo. Ang gumawa ng pubmat nyo. Ay, ang ganda nun. Yan ang aking graphic so artist, si LJ. Ay, wow. Hi, LJ. Thank you. Oh, diba? Back in the men. Joke lang. Oh, ayan. Ganda. Ayan na, Kuya Yanni. Oh, ayan, thank diba? You. Alam thank you mo, sa pagkuha ng magandang picture din. Oh, diba? Hindi, alam mo ba, nung in-RV namin yung scene mo, Ken, galit na galit ako. Ako yung nagalit kay Miss Weng. Sabi ko, bakit may mga ganyang tao? Ah. Sabi nila, Mami, kalma, kalma. Hindi kasi in reality, there are people like that. Diba? Na parang, they put you down dahil mayaman sila. Alam mo yun? So sabi nila, Mami, kalma. Sabi ko, hindi dapat ganyan. Hindi dapat. Wow, Giselle, thank you. Grabe ka. Thank you, Giselle. Thank you, Giselle. Bye, thank you naman sa inyong lahat. So, ayan. So, ngayon, nagkikita-kita pa ba kayo after the Christmas party? Ay, Christian B. Nandito? Yeah. Hi, Christian yes, B. Yes, Christian B. Is in the best house. Anak, okay ka na. Ayan na ang best. No, which is, alam ko, soon mag-guest din kayo sa kanila, diba? Sa best. On ayan. 31st. Oo. Ganito ayan. Din yun. StreamYard din yun, anak. So, ganyan. Alam ganito na po kung saan kami. Oo, dyan. Hindi pwede phone, di ba? Ito na. Kailan ang huling pagkikita nyo yung magsasama? Namimiss nyo ba ang isa-isa? Yes. Yung Christmas party po. Nagsama-sama nga, po kami. Yung last nyo, no? Yung last nyo, yung Christmas party. Tapos kapag po may chance na, limbawa, free si ganito, free si ganyan. So, kahit hindi po kami kompleto, kahit paano, di ba? Meron pa rin catch up dito, tapos dalaw po direct, dalaw dito. Dalaw sa mall, kasama sila, ganyan. Mm-hmm. Yeah, like yung sabi nila, parang si Jem lang yung hindi pwede kasi si Jem umuwi ng province, parang ganun, diba? Opo, medyo malayo po kasi si Jem eh. Malayo nga si Jem, Pampanga. Eto nga, balik tayo nung college, may naalala ko kasi sabi ni Ken, ngayon lang pumasok, sabi nga nila, di ba, cum laude si Ken. Ay, si Yanni pala, cum laude si Yanni. Yanni, meron ka bang hate na subject? At yes. Meron kang favorite na subject? Oo, meron po. Hates ko po talaga math. Pero tingnan niyo po, financial advisor ako ha, pero hates ko po talaga math. Talaga? parang medyo mahina po ako sa numbers and I hate po. Pero natututunan naman po mahalin. Pero yung hates ko, then favorite ko is law and... Ano nga ba? Law. Mabait po kasi yung prof ko dun eh. Kaya naging favorite ko. Depende talaga din sa prof. Ay, yung isang member namin ng Boom React si Mars Math. Kaya Mars Math, teacher siya favorite. Ng math. Ah, favorite ko pala yung math. Favorite oo, teacher siya ng math. Good. Ako BS Math. Ah, BS Math. Oo, bobo sa math. Same BSBA. Ako BS Math ako, promise. Pero hindi ko alam bakit ako nag-nursing tsaka respiratory. May computation pa din, di ba? Nakakainis. Hindi mawawala ang numbers sa life. Sa buhay ng tao, di ba? Ikaw, Ken, what's your favorite and hate subject in nung college? Nung college po, ang pinaka-favorite ko yung logic. Ah, oy, sarap na logic. Ganda na logic. Ang ganda nun. Tapos, ang pinaka-haters ko po, siguro... Mary Ann Castro. Yung history, kasi sobrang detailed by detailed. Mahigpit po kasi masyado yung mga professors. Depende talaga sa prof. Hi, Tonying! Hello! Ang aming anak na Mr. Filipinas from Albay. Ayan, yan ang Mr. sa Pilipinas from Ambay. Si Tonying, hayan. Hindi ba, alam mo, masarap ang history kung magaling ang prof. Opo. No, kasi paano niya ipapaikwento sa iyo yung history kung anong history man siya, 'di ba? Minsan talaga nasa ano 'yan eh. Nasa
si Christian Bidaw. Uy, ikaw na talaga, anak. Uy, maraming grabe salamat. Grabe mga Twitter babies na to. Oo, grabe kayo, yung mga Twitter babies nyo, ang tindi. Ayan. Si Kate, so, ang sabi po ni Kate, mahirap mag-memorize Bibino. Tapos, parang, mahirap pa mag-memorize. Ako, medyo kabisote ako eh. Kaya, okay lang ako. Kasi kami kailangan i-memorize. Sa akin po kasi mabilis po yung, yung memory ko. Memory. Mm. Ako nung, kasi, sa medical field kasi kailangan may technique ka how to memorize. Yes po. First letter. Oo. Kunyari yung parts of the brain gagawin namin, gagawa kami kunyari ng kanta ng unang letra, yung parts ng ganit, yung mga ganun. Kailangan mo talaga i-memorize, kung hindi patay. So eto na. So kung may hates kayo, may favorite kayo, pero hindi naman kayo parang kasi nga ang Yani, So malamang to, popular to sa school, popular. Popular ka sa school, anak, popular ka. Popular ba? Popular ba? Kasi sabi mo, nasa student council eh. So popular ka. Konti lang po kasi kami, Ma'am Mary. Hindi, college. Hindi ka na. Wala ka sa student council ng college. Org po, tapos tumakbo din po nung Mr. and Miss score something. Ah, okay. Nanalo naman sa Mr.'s and Miss ganon. Opo, manalo naman po. Oo, diba? 2,000, wag na po natin sabihin. Idolo. 2,000 something. Ganun ba yun? Hindi, pero yung nasaan ko kayo ngayon, do you have regrets? Na para, kasi both of you naman have the job, diba? Tapos parang sideline nyo lang tong acting. And then lagi ko nga sinasabi, you guys, tayo ngayon, we're so lucky because pandemic, we still have trabaho, diba? So, no regrets, no anything, parang ganon? Wala na. Wala naman, yes. Actually, very thankful nga po. Parang, siguro po for all na meron pang work, no? And meron pang income, no? Yun, we must be very, very thankful kasi ang daming nawalan nung pandemic. And yes. Super struggle on where to get yung panggastos nila araw-araw. Kaya po sa mga meron pang work, hindi nawalan, yun po. Dream job niya yung trabaho niyo ngayon. Dream job niya yung trabaho niyo. Oh, Kate, thank you. May pa-dollars si Kate. Thank you, Kate. Love. Meron? Yan po. Meron? Ay, oo nga, no. Grabe, may pa-dollars. Okay. Ang active naman ang mga babies. Ay, si John Lendell Vasquez. Hello. Ayan, ang dami. Ayun, dream job niyo ba yan? Dream job niyo yan? Yung kung ano man yung trabaho niyo. Ay, alam daw ni Gio ang mga regrets ni Ken in life. Bakit si Ken? Ichika mo nga, Gio. Anong mga regrets ni Gio? Gio, up ka. Gio, kasi sumu-up ka. Bigyan kita lang, Gio. Gio po kasi, si Gio po yung unang naka-close ko dito. Tapos, naka-close before. Tapos, ngayon po kasi medyo busy na rin si Gio. So, ako po, wala naman po akong regrets kasi ever since naman po, parang ang gusto ko naman po talagang tahakin is yung showbiz. Kaso, yun nga po. Pero kailangan pa rin po natin magkaroon ng mga fallback, mga ganyan. Parang, yes. Kaya nagtayo po ako ng sarili kong coffee shop. Ate Lynn, grabe ka na pa rin. Grabe, salamat. Diyos ko, Lord. Grabe yung support niyo talaga si Rame. Ikaw yan, dream job mo yan kung nasaan ka ngayon o napamahal na lang sa'yo, parang gano'n? Napamahal na po. Kasi ang dream job ko po talaga, well, maging dentist po. Nung high school, ako talaga gusto ko maging dentist. Pero nag-move po nga ako to business ad and IT. So yung time na po na yun, ang dream ko lang is really to have or to start a business by age 25 so I can resign po. Parang I have my own time na. Na-delay lang naman po ng konti. Kaya po nag-resign na rin ako dun sa corporate job ko. So ayan, ngayon po natututunan naman. Kasi medyo ang dami ko pong gustong gawin. Kaya parang... Okay lang yun. You're still young, so pwede mong gawin yan. Ay, eto Ken! Diba niloloko ka ni Gio na ang dami mo daw Ano sabi si ni Gio? Ang dami mong kanina. Ito, sasabihin ko kay Gio. Gio, anak, kamusta ka na? Okay ka na ba?
parang alam ko na rin po yung mga regrets ni G. Alam mo na, Ken? Alam mo na? Kasi tawa-tawa ako nung nag-guest sa amin si Gio, talaga yung pagkakit niya. Mami! Ganun siya, sagu, yes, anak. Hindi, kaya ko to. Kaya ngayon, Gio, anak, okay ka na ba, anak? Okay ka na. I hope you're okay na, diba? Ayun. Ganun na. So, eto na. So, gano pa kadaming naming kayong dalawa. Kasi si Malik, kasi hindi ako pwede magtanong kay Prince Malik kasi bukas pa lang siya lalabas. Baka mapagalitan tayo. Diba? Nakikanong na yata si Derek. Hi, Derek. Hello, man. Hindi ko yata napadala kay Derek yung link. Patay tayo. Kasi no last time pinadala ko. Ipapadala natin. Sige naman po natin nanonood po yun. Oo, sige. Ito, hindi, konting-konti lang. Ano ba si Prince Malik? What we will okay. expect kay Prince Malik? Konti lang. Okay, sige po. Si Prince Malik kasi, he's a very parang mysterious guy. No? Mm. Para pag nakita mo, ano kayang meron dito sa character, sa taong to? Para pong ganun. So, nakampi siguro yung, ba siya? Kalaban yes. ba siya? Ayan, ganun. Opo. Kung sino ba siya. So, yun po yung siguro abangan by tomorrow. Malalaman nyo po kung ano ba yung connection namin with, ano ba yung connection ko kay Prince Zane at yes. saka kung ano po yung gagawin ko sa kanila. Lahat, abangan. Ayan. Ayun po. Talaga. Parang yun po naman talaga yung goal. Nagkaroon kayong dalawa na ng isang scene together? Wala. Abangan po nila bukas. Meron po, meron. Kaya abangan ay, po nila. Ay, kasi pupunta ka ng hotel eh. Tama, pupunta ka ng hotel. Dumating ako eh. Kasi ako po yung nag-accept sa kanina. Oo, sa'yo ako nag-check. Kaya. So, napaka-mysterious pala talaga ng Prinsipe Malik natin. So, bukas namin naaalamin. Si Ken. Na Ken din ang pangalan niya sa series. Medyo, yun na talaga si Ken. Yun po yung isang factor na nahirapan po yung mga cast. Basta ulo po yung pangalan ko din. Yung pangalan mo, no, Ken, no? Grabe. And then, si Ken ba, ano, hindi, meron pa ba kami aabagan kay Ken aside from being nandun sa harapan at pinipilit na pumasok si Miss, ano, sa hotel? Marami pa. Hi, Mami Shem, one of the members of Boom Reacts. Marami po kong aabangan, pero asahan niyo po, abangan niyo din po ang pagpapalit ng aking wardrobe. Ayan, Nation, hello. Ayan, Nation, shout out. Ayan. Teka muna, sabi mo, hindi kang magpapalit ng wardrobe. Isa lang. So, magpapalit. So, wala po tayong aabangan. Mag-aabang sa wala. Hello, Shem. Mag-aabang sa wala. So, ayan. So, eto na, magtatanong na si Mami ng anything under the sun, kung ano-ano man itong mga questions ko. Ha? Do you guys spend too much time sa bathroom? How long? Yes. How long? Yes. Ako po, pag may pag walang cellphone po, max 10 minutes. Pag may cellphone, 30 minutes. Eh si Ken, with and without cellphone? With and without cellphone. With cellphone, pinakamabilis ko po, ano, with cellphone, if 20 minutes. Oh. Pinakamabilis na po yun. Tapos, without cellphone, siguro 15 minutes. Mabagal talaga ito. Pero ano po, actually, mabilis lang po yung ligo ko. Ang matagal ko po, ano. Okay na. Scrub. Okay. Kala ko kung ano eh. Ayan, di ba? Dahil sa pagsagot mo, who is more vain sa inyong dalawa? Pagdating sa skincare, sa pag-aayos, and everything. Sobrang, sobrang duro eh. Sobrang duro eh. Ganun talaga eh. Wag ka. Mami, alam mo, pag may shoot kami, kailangan po gising na siya 1 hour. Mauna siya ng isang oras sa akin. Pag-aayos na yung buhok. May pagka-OC po siya ako, Mami Ray. Tapos, syempre, kailangan ayos ko yung gamit. Tapos, wala akong makakalimutan. Do-double check ko pa yun, ganyan. Tapos, yung buhok ko kailangan
bago ako bumiyahe, nakaayos yung buhok ko kasi ayoko nang, dun pa ako mag-aayos sa set kasi ang hirap ayusin ang buhok ko. Sobrang kapal at sobrang straight ng buhok ko, Ma'am Marie. Pero pagdating sa skincare, mas ano. Huh? Kasi ano siya eh. Kaso mas vain sa skin. Yan, ikaw sa hair. Ikaw sa hair. Toner, lotion, creams, lahat. Ganun. Ganon. Pero who's older? Kasi, who's older sa inyong dalawa? Si Yani? Me po. Opo. 23 lang po kasi ako. Opo. 23 and a half po ako. Oo, Mami Rain. Ewan ko sa inyo. Talaga ba? Ganon eh, no? May denial stage. Eh, ang nanay nyo nga, hindi ako nagde-deny of my age. Opo. Be proud dapat. Be proud. Ako po, very proud ako of my age. Kate, ilang taon na tayo, Kate? Ako? Si Mami? Si Kate, I'm 50. 50? I'm 50. Yeah, 50. What? Yeah. Last year, I just turned 50 last year. Alam niya ng mga anak-anakan ko. Yes! Kaya sobrang proud ko sa age ko. Diba? At walang ano yan, ang nahahawakan lang ng ang nakakaano lang ng mukha ko. Facial pa lang, wala pa yung retorika. Wala pa mga ganun-gana. Wala na. Facial lang yan. Ako sana. Feel ko may facial iba pa. May iba pang napapahid sa. Wala, alam mo, hindi kasi ako vain sa skin eh. Mas vain ako sa hair ko. Natural lang. Di ba mga mami, sabi sa'yo mami, tama yung ganyan. Mas vain ako sa hair ko. Huwag din kayo mag-ayos ng mga. Hindi mo ako mapapaalis hanggang di ko naaayos to. Kasi pag hindi ko to na rollers, flat na flat yan. Kaya nafe-feel ko kung anong nafe-feel ni Ken. Alam mo yun? Kayo, flat na flat. Si John Mark po. Sobrang flat to. Same kami, akala namin na sa ganyan lang. Oo, hindi kasi ako vain. Misan nga wala. Natuto lang ako mag-makeup because of I have this chikahan. Pero hindi ako marunong mag-makeup. Yung mga ganun. Ako din. Mm-hmm. Ako pa nagpaturo ako sa kanya mag-makeup. Hindi po, natuto lang po ako mag-ayos simula po nung nag-pageant ako. Kailangan po kasi. Tsaka sa industry natin kailangan. Mm-hmm. Eh, kailan ka ba nag-start mag-pageant? Ano po? Matagal na. Nag-start ako sa entertainment industry. 2007. O, see? Mm-hmm. Eh, di binoking mo yung edad mo. Hindi. Yung edad pa lang. Hindi kasi elementary pa lang po early kasi. Early kasi po ako. Parang kung nga siya nakikita, parang nag-child-child star-star ka pa. Parang ganun ba? Yes. Ako po yung... Siya po talaga si Ninyo Mula. Ako po si Koke. Doon po sa... Hindi nga. Di ba parang nag-child-child star ka, Ken? Parang familiar nga yung face mo, di ba? May nagtatanong, anak, I don't have... Anong skin reveal? I don't have. I just wash my face with facial soap lang. Tapos yung toner ko, organic. Ah, organic. Mami, ano pong tubig sa inyo? Lemon niya ba? Hindi, yun lang. Or ayan yung mga anak ko, niloloko na ako, Mami Ray, sweet 30. Kasi yan ang tukso ng mga anak-anakan ko sa kanya. Ah, sa akin, sweet 30 daw ako. O, di ba? Mga lukulo. Hindi, ang ginagamit ko lang is Japan organic. That's it. Nothing. And then soap lang. Yun. I don't have, sobrang di ako vain eh. Oo, mas vain ako sa hair. Sobrang vain ako sa hair, promise. Yun. So, eto na. Last time someone flirted sa inyong dalawa? Ikaw na. Nagturoan. Kayo, mami na lang. Nilasa sa akin yung tanong. Wala. Natanda ko may mag-flirt sa nanay niyo. Ano ba kayo? Wala. Wala naman sa edad eh. No. Oh, yeah. Oh, sige. So, last time someone flirted, like for example, yeah, someone texted you na wait, parang eight. Mga ganun. Wala naman. Paano po ba? Yung mga pasimpling ano? Opo, yung mga... Message-message ba? Ganun yeah, po, mga ganun. Nasa message request. Ganun po. Oo, na nila. Hindi natin, tinitignan na lang natin kung sino, pero hindi natin i-accept kasi nando sila sa message request. Ayun po, mga ganun po. Yes. Yeah. At tinitignan lang po natin ay mga kung sino ang gusto magpa-promote, branding. Opo, ganun. mas focus tayo dun eh. Okay. So, eto na. Ay, Annika, pera. So,
kasi nandito kayo, nandiyan kayo sa business, eh nandito tayo sa industry to. Nakapag ano na kayo, like meron na kayo na receive na indecent proposal? And how? How you gonna do? Kunyari, if in case, meron na kayong na-receive na indecent proposal, paano nyo siya i-handle if in case? Meron naman po, pero most of the time po nasa message request naman po, so dead ma. Tama yan. Ganun lang. Ako wala pa naman, pero if ever na meron, dead ma lang din po. Hindi na lang yan. So eto, anong misconception ng mga tao sa inyo? Like, first time nakita kayo, what's the misconception? Like, for you, Yan and Ken, what's the misconception? Ikaw. Ano daw po? Masungit at saka suplado. May pag-ano taga masungit at saka suplado. Hindi po yung totoo. Ako po, parang parang sobrang seryoso daw kausap. Pero seryoso naman din ako kausap. Carlo, tigilan mo ako, Carlo! May pick ako na kasi. Ay, press one! Press one po. Hindi! Tigilan niyo ako, Carlo! Carlo! One. Hindi! Mga loko-loko to sila talaga. Ewan ko sa'yo. Lang kami sa Instagram yung share na. Deja ko lang. Ewan ko sa'yo. So ano, hindi kasi ganwa, usually naman people think pag ganun dito, soplado eh. Or soplada. Hindi naman pwede paglabas po nila, kakaway na sila kahit hindi nila kakilala. Diba? Yeah, diba yung mga ganun? Oh, ayan. Ay, tumigil ka kayo. Dami nagwawan. Tigil. So what, for now, kayo, simply lang yung, dahil nasa pandemic tayo, maraming nakakaramdam ng depression, anxiety. Yes. But, what makes you happy nowadays? Okay. During pandemic kasi yan, very important po talaga na you divert your attention, no? Kasi if you dwell too much po dun sa problem mo right now, kakainin ka. So always think na you are bigger than your problem. Ang dami ko na sinabi, financial advisor ako, sorry na. It's okay. You're always bigger than your problem, eh. So parang wag mo na lang siya siguro ang tambay yan. Mm-hmm. Kasi sooner or later, if hindi ka man makaisip ng solusyon, kasi you're depressed kasi usually, hindi talaga gumagana pa yung thinking mo paano masasolusyonan yung problem mo. Eh. So yun po, divert lang talaga. Like, focus ka sa kung ano nagpapasaya sa'yo. Like what you said, mommy, ano ba nagpapasaya sa amin? If you're happy hanging out with your friends, gusto mong kumain, sige, go. Yeah. Yun po, di ba? Kasi nasa ano ka po eh, nasa ayan po ang page ko, Facebook page ko po for my financial advice, yung talk to Yanni. Ikaw, Ken, what makes you happy? What makes me happy? Mm-mm. Ano po, kasi sa ngayon po, after pandemic, parang din po ako mas nabigyan ng mga opportunities na ano. Tapos, syempre, dumaan din tayo sa mga depression, sa mga anxiety, ganyan. Nung pandemic days, kasi normal yun eh. Tapos, para malabanan natin yun, siguro happy thoughts, ganyan. Ikaw rin kasi yung makakatulong sa sarili mo, walang ibang tao. Tapos, siguro support lang sila, pero ikaw talaga yung pinakamakakatulong. Kasi sa utak mo yan eh, lahat-lahat. Eh, naglalabasan na sila ng question. Sige, pag may nagpa-flash ng question, we can ask na baka mamaya. May question, anong favorite series nyo sa Netflix if wala favorite movie na lang? Favorite series ko sa Netflix, I Reply, 1988. Pagin mo na yung mami. Di ba? Ako po, ang favorite ko ng series sa Netflix, yung Teen Wolf. Oh. Ako yung yung, I forgot the title, yung naging presidente siya because aksidente lang. Tanging ina mo? No! Tagalog. English din eh. Nasa season 3 na sila. Yun, maganda yun. Gusto ko yun. Di ba, Kate? Basta yun. Parang gusto ko hanapin ngayon. Naiinis ako. Pero mahilig din ako sa ganyan, mama. Yung mga... Kasi siya, naging...
ano siya, undersecretary siya o parang legal advisor siya nung presidente. Pero ang nangyari, may papasabugin yung White House, pero siya lang yung wala. And then most of, di ba after the president, so dapat vice succession po kasi. Oo. Kasi di ba dapat after the president, vice president. After the vice president, Senate president. Tapos yung inamatay lahat. So siya lang yung pwede. So siya na ang next in line. That's the title, I think, the next in line. Parang ganun. Yun ba yun? No? Ang galing mo naman kung yun yun. Di ba hinanap talaga ng nanay niyo, oh? Oo nga. Ganun ako. Ganun yata pag ano eh. Ganun yata pag OC, pag naisip dapat gawin. Di ba, Ken, no? Pag OC, ganun eh. Opo. Ganun pag kasi OC yung, eh. Yung title kasi natatawa kasi tanging ina lang yun. Hindi tanging ina mo. Kaya sabi ko, tanging ina mo rin. Sorry, tanging ina lang pala yun. Sorry po. Pero ipawisan ako. Tanging ina lang pala. Pero di ba presidente si AI doon? Doon. Pero Sherlock Holmes, yes. O, di ba? Oh yeah, what is your current? Hindi ko nabasa kasi nakaharang. LSS. Ah, yun. Paano po, yung... Baby, when you touch me like this. Visit na TikTok yan eh. Ayun, designated survivor. Ah. Yes. Yan o, di ba? Talagang hinanap ko siya. Kasi panoorin niyo siya, sobrang ganda. Sobra. Love ko yung series na yan, Designated Survivor. Kasi parang biglang na-designate sa kanya. Tapos simpleng tao ka dahil ano ka lang, parang advisor ka lang ng presidente. Tapos biglang ikaw yung naging ang sakit sa ulo noon, diba? Parang ganun. Anong hashtag ng buhay niyo ngayon? Kayong dalawa. Ay, wow. Hashtag. Ako pa, hashtag trip ni Ken. Trip ni Ken. Hashtag hoy po. Oh, yun nga, hoy po. Ang cute nga. Nakita ko nga yung LED niyo sa likod. Eh. Ayan. Baguio, when po mga kaya ako ako kasi from Baguio sa Saiken. Dapat yung mag-Baguio kami kasi November Saiken. Kaso dapat nag-Baguio kami kaso inabot kami ng cut-off. Yung parang limit for lang. First 500 so, lang, di ba? Uy, nasa Baguio kami nung November. Kami nila Saiken. Kayo po yung kumuha ng slot na. Kayo po. Kaya po hindi kami. Di ba November tayo noon, Saiken? It was November tayo nung pumunta ng Baguio o December na? Hindi. Maaga kasi kami nag-ano noon eh. Maaga kami nag-register doon sa bisita. Ayan, open pa daw ang Baguio until now. Open pa po ang Baguio until now. Ay, December nga kami pumunta ng Baguio. December. Mm-hmm. Tapos ano, oh, December po. Sorry naman, LJ. Yan ang mga kasama ko. This year. December. December na rin pala, no? Bago mag-Christmas. Ayun. Oo, kasi ano, bumagsak tayo sa Tagaytay. Tagaytay po bagsak namin. Ah, okay. Saiken, hindi tayo November Manila. September tayo ng Manila. September pa, November. Ah, November pala. Sorry naman. Ang gulo ko, di ba? Kasi ang dami namin ganap to last year. Pero sobrang hirap sa Baguio. Ang hirap bago makapasok ng Baguio. Kasi may bisita. Meron pa kayo magre-register kayo doon sa bisita-bisita nila. Pero bago kayo mag-register, dapat maghanap muna kayo ng place na titirahan. Kasi doon sa i-re-register. Oo. Kasi doon sa i-re-register nyo, dapat isasubmit nyo kung saan kayo mag-stay. Tapos pagpasok nyo ng Baguio, ang dami-daming checkpoint. Tapos sa huling-huling checkpoint, ipapakita nyo yung ano, yung saan kayo sa bisita-bisita. Ay, Joanne. Ay, Joanne. Ayan, may mga question. Sino po sa local celebrity ang crush nyo? Bago ko yung kay Roxanne, ha? Local celebrity crush. Ako dati pa si Ann Curtis talaga. Kasi dun sa personality niya, she's pretty. Personality talaga ako na ano kasi 'di ba super jolly niya, parang bubbly pa. Oo. Ann Curtis ka pero baliw-baliw. Ayan, o 'di ba nauuna na sila magtanong. Ikaw, Ken, sino ang ano mo, showbiz crush mo daw? Yun po, nabalita na din po dati si ano, Julian San Jose. Magaling po kasi siyang kumanta talaga, tapos ayan.
O, di ba isang ABS, isang GMA sila? Magkahiwalay talaga yung crush nilang dalawa, di ba? Dream international travel destination after pandemic. And why? Ako dyan, ano, kasi mahilig po ako talaga mag-travel, kaya po trip ni Yanni yung YouTube ko. Yung talagang gusto kong puntahan after pandemic, Japan. Oh, Japan. Japan. Yan yung na-cancel flight ni Mami because of the pandemic. Buisit. Same po, nakabook na din ako. Nakabook na tayo, nakabook na rin ako. July po, 2020. Ay, ako hindi. November pala, 19, November. 20. November. Same, 2020 po? Hindi, ako nag-cancel ng January 2020. 20 January. Alam mo yung bagsak ng nag-close si Disneyland, nag-close si ganito sa Japan, nag-close. Oh, eh, di cancel. Walang magagawa. Cancel. Refund na lang po. Ako nirefund ko na, hindi ko na po nirebook eh. Ako may nirefund na lang na din namin. Eto, question. What is your favorite song daw ng SB19? Oh. At sino favorite member mo? Nakakahiya na ba kung hindi favorite member niya yung kapatid niya, di ba? Kaya nga po. Ay, hindi ko po talaga favorite. Na-joke lang po. Super lang. Mapa. Ano, mapa po yung, mapa. Ano, yung favorite song namin. Ako mapa talaga. No? Sobra, no? Sobrang yun yung favorite. Ano pa yung mga question before ako pumunta sa part 2 ko? May part 2 pa po kami. Oh, what would you like to say sa past self mo? Kate, pang Miss Universe talaga, ano? Ang sabihin ko, thank you. Ah. Mm. Yun lang. Kasi na-mold niya ako ng ganito. Mm-mm. Oh, ayan, di ba, Kate? Ang ganda ng... Ano? Mm-hmm. O, magpa-part 2 muna po kami after ng part 2 kasi may part 3. Taga, say Mami Ray Idol ni Yanni na-canceled. O, di ba? O, di ba na-canceled? Dito na tayo sa part 2. Sa part 2 naman, meron siya kami ipa-flash na picture and tell something about that person. Okay. Magkaiba po ba kami ng picture, Mami? Or isang picture, iba yung sasabihin nyo. Like, for example, lumabas yung picture ni ganito, tell something, parang ganun. Yun lang. Okay, kahit po. Ano, kahit one word, two words, ganun, to describe that person. Ayan, hintayin daw natin si Mama Sang. Person. Ayan! Ay! O, diba? Granda ng picture ng nakita ng aking team. Adrian, are you still Adrian? Here? Ano po? Promising. One word lang ba? High blood. High blood. Sumakit ba ito? Oo, kayo. Grabe. Ang ganda ng katawan ni Adrian. Sana naganda ng pagkatahi ng pagtanggal ng operasyon sa'yo, no, Adrian? Sana no? Oo. Tsaka hindi ganun. Kasi usually ganun kahaba ang tahi dun eh. Sana lumiit lang. Maliit na lang daw po. Maliit na lang, so that's good. Iba na ang technology daw po ngayon talaga. Oo, iba na talaga. Okay. Next. Feeling ko si Irwin. Oh, sabi ko na. Wow. Yes. Uy, edi ang ganda ng body. High blood ulit. High blood ulit. Oo nga eh. Edi kayo na may magandang body. Oo. Ano bang i-describe natin kay Irwin? Passionate. Hindi na nag-explain nun. Basta apo. Ganon. O, sige. One word dapat kay Adrian. Appendicitis. Grabe. Appendicitis. Grabe. Buti nga hindi nag-rapture eh. Pag nag-rapture, mas mahirap. Buti hindi nag-rapture. Sobrang sipag niya, no, nasa interview siya, kahit sumasakit na yung katawan niya. Grabe. Next picture, Ana. Yeah, next picture. Hi! Si Amir. Yosa. Wow. Sexy. I love Amir. Grabe. Ano po yan? Super bait. Very kind. Kindness. Ay, meron daw para kay Adrian, Team Tahe. LJ, Team Tahe, grabe kayo mga anak. Oh, next picture. Ay, Gondoli Jim.
Ang ganda ni Fierce. Jim, oh. Fierce. Oh, ganda eh. Oh. Fierce. Ang ganda ano ni yan? Jim, oh. Supportive. Kasi very supportive siya na friend ni Mikey. Mm-mm. Diba? Ganda ni Jim dito. Oh. Sino pa dyan din? Kaya nga, back to back, parang kagabi na taranta sila sa akin. Akala nila 9 o'clock yung interview, yung pala 8 o'clock. Kulang pa daw yung makeup niya. Sige, maganda ka na, anak. O, sige, next. Ay! Hi! Ayan na. Nasaan ayan na, ang Gio Gio. No comment. speechless, de joke lang. Ano nga ba si Gio? Happy. Happy. Happy, mommy, happy. Sabi nga happy. Ni Kikana. Happy ba? Happy ba talaga, Ken? Happy? Happy happy na yan, mommy. Happy, happy na dapat. Hindi, oo. Happy na siya. Sabi namin nga. Sabi nga namin ni Amir, move on na. Yamo na siya. Mm-hmm. Diba? Hindi po, meron happy po nag-comment daw. Sabi po ni... Sino yun? May gorgeous? Pretty? Hindi po. Ni Yanni daw po. Sabi si ni Yanni. Po. Sabi, marupok daw. Ha? Yung Gio ay, oo, sabi niya. Anit, ayan na talagang nag-comment ko pa talaga yan. Sige, ang bilis eh, no? Sige, lagay kita moderator para nakita ko. Yan, go. Next! Parang 2 pictures na lang eh. Parang 2 pictures na lang. Oh! Si On. Pasabog. Yung naiisip ko sa kanya pag nakita ko eh. Kasi grabe po. Yung during shoot namin, mapapalingon ka po talaga sa suot niya. Pag nag-change na po. Okay. Sabi ko nga sa kanya kahapon sa interview, pag nakikita ko yung mga pictures niya na diva na siya, nahihiya na ako maging babae. Diba po? Grabe. Diba no? Ang ganda. Sabi ko, napakaganda mong nilalang. Nahiya akong maging babae katabi kita. Alam mo yun? Diba? Kahit saan mo ilagay, ang ganda niya. Oh, last picture daw. May last picture na lang daw. Last picture. Picture ni Mami Ray. Ah! Oh. Ay! Nico, grabe. Oo. Bakit kayo mga kinuha yung picture talaga? Labasan ng katawan mga anak ko, no? Oh. Paano ba natin didescribe si Nico? Shy ba? Nung una kasi parang medyo mahiyain siya i-approach tayo eh. Pero okay naman na po. Sa ano na kami. Silent. Pag nakilala, silent. No, parang gano'n. Silent bomb. Silent bomb ba? Silent bomb. Ayan. O sige, bago tayo mag-part 3, may mga question na pumapasok sa aking private. So eto daw. What is the biggest achievement nyo ngayon? So far. Biggest achievement so far. Siguro yung ano po, yung parang, ako siguro, I'll treat yung pag-resign ko sa corporate world as one of my greatest achievements. Kasi yun po yung goal ko eh. Mag-resign from the corporate world and to start a business or own business po. So I think that's one. You know. Basta as long as you're happy kasi biggest yes, achievement po. Yun eh. Alam mo yun? Okay. Achievement din yun sa ano, mami, yun sa paggawa ng coffee shop tapos nakita ko na successful yung ano yung true business. Kasi not all businesses, di ba, nagiging successful. Pero, yun, pinatok siya ng mga tao na gusto ka naman nila and natuwa ako. Oy, oo, at your age, tapos meron kayong business, uy, biggest achievement yun ah. So, dahil may na-achieve na kayo, ano ang isang bagay na binili nyo sa sarili nyo na napakamahal? Most expensive thing na binili nyo para sa sarili nyo? Ako po. Ako na po muna mauuna. Oh, sige, ano? Kasi this is my very first phone na Apple. Yes. Mm-hmm. Ay, oo, mahal. From Android po. Ngayon lang po ako nag-shift sa Apple. Tapos, ano, parang ilang beses po akong pinigilan ng mga tao sa paligid ko dahil may cellphone pa daw po ako. Pero, ayun, parang parang sabi ko, gift na lang sa sarili ko. Tsaka, ano naman. Minsan regalo para sa sarili. Regalos para sa sarili. Minsan, alam mo yun. Ikaw, yan. Ano nga ba? Siguro po yung car po siguro. Pero may katulong naman po ako doon. Mm-hmm. O yun. At least, di ba, meron kayo nabibili. Ano ang early morning
early na morning ritual pa. O, ayan na, todo na. Ano ang ritual nyo sa umaga? Hindi po kami ginagigising na umaga. O, sige. Ano, ano ang ritual nyo pagkagising nyo? Ayan. Ah. Ako po kasi, actually, hindi siya good habit to check your phone after pagkagising mo agad eh. Kasi sabi nga po, dapat sa eyes or dapat something na will make you productive. Like, kaya lang, tingkan daw sa bintana, yung ganun ba? Siguro, pero currently po talaga, yun nga lang, ang routine ko po talaga pagising is to check phone. Kasi work emails. Yes, right. Hindi, kasi minsan naman, you have to check your phone kasi kung ang kinabubuhay mo ay nandun sa telepono. Yun nga lang. Doon. So you just have to say, check it for. Ikaw, Ken, what's your morning ritual? Yung pagkagising, di pala morning, yung pagkagising. Pagkagising ko po, muta. Cute! Tapos, unat yon, unat po talaga. Parang sa stretching po ako mas na, tapos, ngayon po kasi, meron po kasi akong dog, so, ayun, tingin agad dun sa, ano niya, sa bed niya, kung nandun siya. Oo. Ako nga parang morning ritual ko pagkagising ko, sisilipin ko na siya sa labas kung madumi pa siya, may pagka, may two. Diba, no? Part of the family. Tingin na po kagad sa paligid, baka po merong atomic may matapakan. May ginawang kababalaghan. Diba, yung mga ganun. May meron ako nakitang question na isa. Ano daw ang traits? Ba? May nakita ko kanina, ang bilis ng comment section kanina eh. Ano yung pinakagusto niyong trait sa isa't isa? Ayan, I like that. Yung question. Ay, galing ni John Londo. Oh, ang ganda ng question. Pinakagusto yung trait sa isa't isa. Siya, wala. De, joke lang. So, ano yung pinakaayaw mo? Hindi, joke lang po. Ako pinakagusto siguro kay Ken, ano ba? Supportive. Talaga. Parang, pag meron ka po kasi isang bagay na gagawin, tapos, parang ikaw sa sarili mo, hindi mo kaya. Siya yung magsasabi sa'yo na hindi kaya mo yan. Ito yung, ito lang yung, try mo itong gawin. Parang ganun po. O, si Ken naman. O, Ken, ang ganda ng sinabi niya sa'yo. Parang sinasabi niya, ganda. May lagay po yun. Hey, I miss Beck. Hi, Amir! I miss you. Habol ka. Amir, ang ganda ng sinabi nila. I just arrived in Manila now. Ay, oo nga pala. Ganda-ganda ng picture mo kanina. Oo, tapos ang ganda ng sinabi nila sa'yo. Sabi namin, kind, pap, chikana, gano'n. So ano, Ken, ikaw, ano? Ano yung trait ni Yanni na like mo? Ayun po, sobrang pasensyosong tao, sobrang haba ng pasensya. Tapos, may times po kasi na ako naman talaga, may pagkamakulit talaga ako, then sobrang jolly po kasing tao. So, ayun, minsan kapag nag-work siya tapos, tiyan mo to. Ayan. Tapos, ayan, ano ba? Naman yung mga grief mga gusto ko, yung mga gusto ko pong, like, halimbawa, pag nagutom ko, ganyan, tapos, ayun, siguro, supportive din kasi siya at the same time kasi sinusuportahan niya. Tinitingnan, para makita niya talaga yung mga kakayahan ko, then, yun, paggagawa ng coffee, nagagawa rin po ako ng coffee dito, tapos, na luluto din kami pag madaling araw. Madaling araw po talaga food trip namin. Ah, so ano kayo? Kabinta. Eto, can you share three things about you na sa inyong dalawa? Like, ikaw, Yan, ikaw, Ken. Three things about you guys na we don't know. That we don't know. Yeah. Three things about me na hindi pa nila alam. Yeah, we don't know. Ako po, isa-isa muna para hindi masyadong mahirapan, para magkaroon ng idea siguro. Oh, sige. Si Ani po, powder lang po. Hindi. Ken, ikaw, sasabihin mo about you. Si Ani sasabihin niya about himself. Exactly. So ano yung mga bagay na hindi namin alam tungkol sa inyo, sa isa't isa sa inyo? Ayan. Diba? Ako po, sige, isa siguro, takot ako sa aso before. Ayan, that's one. Kasi po nakagawa. Pero ngayon may aso ka. Mm-hmm. Tapos ngayon may aso ngayon ka. Po, okay na yung aso. Okay. Yan. Ikaw, salit-salitan tayo. Hirap mag-isip. Ako po, takot ako sa pusa. Totoo ba?
Kasi wala, never po kami nagkaroon ng pusa sa bahay. Kasi ayaw nila daddy at mommy. So, pero may aso at pusa kayo ngayon, di ba? Oo nga eh. Ang diba? Parang nung time na yun po, parang sabi ko, hala, may pusa sila, paano kaya ito? Tapos hindi ko alam kung paano hawakan. May una. Talaga ba? Pero hindi ko kawal yung aso nyo, tsaka yung pusa nyo. Andiyan na si Direk! Hi, Direk! Oo nga. Kalimutan ko i-send yung link, Direk. I'm sorry. Sorry. Pero sabi nila kanina nandyan. At last, Direk, nagkatagpo na kaming tatlo. Ayan. At nag-uusap na kami ng isang oras at kalahati po. Correct. Oo, diba? Ano pa? Hindi nag-aaway yung aso nyo tsaka yung pusa nyo? Binabatukan po ng pusa yung aso. Oy, eh, kasi baby pa yung aso eh. Tuta pa. Pero ngayon po medyo sweet-sweet na sila. Opo. Parang naghahabulan na lang po palagi. Pero nung una po, parang hindi naman po, sabi ni ate, hindi naman po masakit yung ganun. Parang ginaganon po ni sir siya. Parang hinahawakan niya yung ulo, tapos tatakbo siya. Parang nagpapahabol talaga yung pusa. Oy, di ba? Sweet naman kasi ang pusa. Ayan. Oh, no, take isa na. Oh, pangalawa nyo. Baka, alam mo, pero baka hindi alam ng iba. Takot naman po ako sobra sa heights. Oh, talaga? You have fear of heights? Ang hirap niyan. Sobra po. Pero para mawala, dapat gawin mo. May fear of heights ka, pero nagta-travel ka. Hello? Yes po. Ano lang, pag plane po, medyo sanay na ako. Pero pag mga rides po, na yung sa pa ako, walang nakikita ko o nakalutang. Ay, talaga? Talaga. Ako naman gustong-gusto kayo. Adventurous ako eh. Gusto ko yung mga mahahabang tulay. Tapos yung lalakad ka doon sa mataas na mahabang tulay, gusto ko yan. Tapos gusto ko yung mga bungee jumping. Yan, at sarap. Huh? Oo naman. Pero takot ako sa malalim. Takot ako sa water, sa dagat. Ah, fear of unknown. Yan, takot po ako, siya ako doon. Po, takot ako sa dagat. Hi, Mariah Bears. Kaya pero sa pool, hindi. Hindi ako takot sa pool, pero takot ako sa dagat. Di ba, ano? Pag po nag-picture po ako sa dagat, nandun lang po ako sa bukana. Correct. So, di ba? Feeling ko kasi parang may lalamon pag nasa dagat. Di ba, ano, Ken? Yung pag malumambot yung lupa, parang merong gaganon sa'yo sa ilalim. Oh, pangatlo. Pangatlo. Ano po, takot po. Ay, may trauma po ako sa pointed object. Ay, okay. Ay, why? Nasaksak na po kung I speak before. Sorry. Kaya. Okay. Mm-hmm. Ano pa ba sa akin? Ang hirap mag-isip. Alam naman na nila yata yung talent ko. Ano po? Ako na po magsasabi noon. Ah, sige. Matakaw po siya. Ay, feeling ko lang ah, kasi parang everyday meron siyang post na kumakain siya. Tapos parang yesterday yung nagsanggip. Yesterday ba yung sanggip o kanina? Yesterday! Yesterday yung sanggip. Kaya ko pang magsabi ng isa pa, mami. Pero alam na yun ang iba. Tayo-tayo lang, sige Ken. Ano yun? Coffee addict kasi ako. Oh. Ah, yes, oo. Ako. Kaya ko pang magkape ng 4 shots tapos 3 cup. Ganyan. Cheeky Divino, hello. Ganyan. Tapos, ang sarap, hindi ako nakakatulog nang hindi ako nagkakape. Hi, Nate! Hi, Nate! Tama, di ba? Wala nang epekto ang kape sa akin. May coffee alam pa. Alam na namin. Grabe. Ako po, sa totoo lang, Mami Ray, hindi po ako coffee drinker. Hindi po ako umiinom ng kape. Natuto na lang po ako dahil dito. Ayan yung mga anak-anakan ko, si LJ, si Psyche, yung mga nandiyan sila Carlo. They know kung gaano ako ka-addict. Hindi kape. Gagana ang utak ko hanggang walang kape. Kaya yun na secret for a younger looking, ano, huh? Skin. Ah. I know. You want? I drink water. Pagising ko ng umaga, yung 4 glasses of water. And then I don't drink cold water. Yes, oo. So yun po sabi nila. Oo. And then, alam mo yung, siguro ito, meron pa ako isang ganito yung mas malaki. I can finish in one day. Nakakalima akong ganito ng tubig. Ah, tubig.
As in, tubig lang ako. Hydration talaga. Hindi, mga tubig. Oo. Never ako nagsusoda. Ano lang, ang liquid na pumapasok sa katawan ko, tubig lang at saka kape. Kape. Never, tubig na kape at saka tsaka. Mga soft drinks. Mm-mm. Water kung water. Oh, ayan, fast talk na tayo. Ayan na si Sis Chiki from Vancouver. Oh, sabi sa inyo. Ayan na. Hello po. Ayan na si Chiki. Coffee is life, sis. Yes, sis. Coffee is life. Ang kape ko nga ngayon, ano eh. Ano, caramel macchiato. Galing kay Saiken sa Kalinga. Oh, ang sarap. Ayan na. Ito, fast talk ha. Sabay kayo sasagot ha. Sabay sasagot ha. Sunset, sunrise. Sunset. Wow. Galing. Perfect relationship, perfect job. Perfect relationship job. Ako. Ay, magkaiba. Eto. Pera, pag-ibig. For now. For now, pera. May ano na, may tawag dito. May pandemic, muna, pera tayo, mga anak. Pera tayo, di ba? Pera. Eto na. Banyo, kusina. Mira, kusina. Oo, kusina. O, akala ko mabanyo tong si Ken, pero kusina. O, eto na. Eto na yung medyo wholesome-wholesome, ha? Eto yung mga wholesome-wholesome. Diretso, baloktot. Diretso. Kung diretso, eto kasi tanong to ni Jeff. Nakakahindo kasi pag balokto. Madaling i-drive kapag dire-diretso. Eto kasi, eto yung tanong ni Jeff. Kung diretso, diretso pataas o diretso pababa? Diretso pataas. Para ano, paangat yung to the top. Oo, ganun. Okay, go. Tahimik, maingay. Maingay. It depends upon the situation. Ay, meron talagang ganun, Ken. Meron maingay. Talagang ganun. Kasi, masaya pag maingay ka, maingay, di ba? Ang boring pag tahimik. Parang me time, gusto mo tahimik. Pwede din naman. Ah, okay. Sige. May mga pa ganyan. Depende din kung may kasama sa bahay. Kasi dapat maingay para happy yung bahay. Oo. Sige. Ang dami explanation. Always hot. Always cold. Always hot. Hot. Kasi po yung katawan niya talaga, pag inawakan mo, Mami Ray, ang init. Literal na mainit. Talaga? Baka na, kasi nga ang dugo na ni Ken, kape. Kaya baka mainit. May pagka, ano, sobrang active din po kasi ng katawan ko, Mami Ray. So, okay. Yung dugo ko, yung kape na lang, yung kape sa katawan ko. Kape sa katawan natin, okay. Hindi na kasi, hindi na dugo yun. Yan. O sige. Hila, tulak. Hila. Tulak. Ay. Ito, patanong ulit, ha. Spit or swallow? Gargle. Ano po ba? Yun? Di ba pag may sakit pa yung lalamunan, lalo na ngayon yung pandemic? Kaloka ka! Tawang-tawa ko sa'yo yan! Pandemic po, di ba masakit lagi yung mga lalamunan? Ah, kasi kailangan yung mga gargle. Kasi naman talaga naman kasi kayo mag-isip, wag ganoon. Yun nga. Talaga kayo. Oo. Pag natutulog, boxers, brief o wala? Boxers. Ako. Pag may kasama, ba ano, brief or boxers. Pero pag wala, edi wala. Ah, ganun. Pero pag po solo ko, hi Lisa, hanapin niyo na po yung bintana ko. Lisa, Natasha. Oh, sige. Shave, wax, or trim? Shave. Saan po? I don't know. But shave, wax, or trim? Wax. Wax, oo, wax. Ah, okay. Nagwa-wax ako. Yan. Day or night? Night. Night kayo eh, no? Fast or slow? Fast. Fast. Slow to fast.
Slow to fast. Slow to fast. Slow to tama, di ba? Slow to fast. Oh. Hugs or kisses? Hugs. Hugs. Oh, di ba? Hard or soft? Soft. Hard. Kung kanina ka pa. Ah, oo nga. Yes. Scrambled egg or sunny side or hard boiled? Scrambled. Sunny side up. Oh, okay. Lights on, lights off. Blinking. Sabay-sabay pa. Talaga hindi nyo pinag-usapan, sabay na sabay, ha? Sabay na sabay, hindi nag-isip. Talaga hindi nag-isip, ayan, sumagot tuloy yung mga private sa comment natin. Oh, diba? Mahal ka, mahal mo. Ako dati mahal mo, pero na-realize ko na okay din palang magbigay ng chance sa mahal ka. Max, ang daming ano. Yes, o oh, ikaw. Ka. Yeah. Mahal ka kasi not all people mahal ka ng totoo. Mm-hmm. Kasi totoo. Parang if ikaw, you know yourself na kaya mong mahalin yung taong nagmamahal sa'yo. Good. Tama. Tumpak mo, Mami Ray. Kasi baka yung mahal mo, ginagamit ko lang or may iba naman pala. Diba? Ay, may hugot? May hugot? Para po sa mga hugot na akong baby, hello po sa inyo. Okay, eto na. Whew, sex or chocolates? Hindi pa ako mahilig sa chocolates. So, alam mo na. Ah, okay. Yun ang sagot ko, hindi ako mahilig sa chocolate. Okay, sige, okay. So, kung yun ang sagot ikaw. Mo. Siguro po yun na rin po yung sagot ko kasi I can buy naman chocolates. Oh, okay. De. So, or black while having chocolate. Nyo, kung hello? Yun ang sagot nyo, what is the best time for sex? Anytime. I love you. Anytime. Come on, come on. 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 Ha? Ano po yun? Ano yun? Anong topic? Wag kami ha, wag kami. Super love po kayong dalawa, promise. Linis pa kayo malis. Ang linis niya po, no? Anong sabon mo? Ang linis mo, grabe. Tulog na, John Mark, tulog na. Ano po, anytime din. Anytime, anywhere. Yo. Ay, mas matindi siya. Anytime. Isi Yanni, ang sagot niya. Ako anytime lang. Siya anywhere. Oh my God. Hi, Jessel. Oh my Ray God. At hi po. Nagkakawisan ako kami. Sobrang grabe, sobrang cool. Yao nga, kayo sobrang love ko sila. Alam niyo naman si Mami, mas gusto ko yung natural. Ayoko yung nagpe-pretend. Mas maganda natural. Oo, walis time na tayo na. Walis-walis tayo. Pakiwalis, pakiwalis. So, eto na. Sabi nyo, anytime, anywhere. Diba? Ito yung last question. Better than sex. What is better than sex? O, diba na paisip kayo? Ako lang nagtanong yan. More sexes. What's better than sex? Sex with chocolates. Pala. Oh my God, I love you both talaga, sobra. So, ano na, may question pa ba kayo? Kung wala kayong question, papa-invite ko na sila para sa, Diyos ko, pinagpawisan ako sa fast talk. Sabi ko sa inyo eh, sobrang wholesome ng aking fast talk. Opo, at sobrang wholesome din po ng sagot. Mga sagot nyo, kaya love ko na talaga kayong dalawa. O, sige, invite them. So, kung ano gusto nyo invite, the social media nyo. Yung so business nyo, yung ating, oo, sobrang wholesome, yung ating Rainbow Prince. Oh. Oy, Saiken! Saiken! Hoy! Pinakitulo ko kay Saiken.
Sabi ko sa inyo, yan Giselle, po si Saiken. Ikukwento ko lang sa inyo, si Saiken po sa grupo namin, siya ang successful. Tama ba ako? Successful? Oh, the best? Successful na trans din. Successful? Ah, success transgen story. Pero babae, ang tawag namin sa kanya, transgen. Tawa-tawa kami sa kanya, inaano ko ba kayo? Inaano ko ba kayo? Ang kalat kasi niya eh. Pero totoong babae si Saiken ah. Pero ang tawag lang namin talaga sa kanya. Maniwala sila. Ay, hindi ba? Ha? Babae, ayan, sabi ni LJ, ang successful transgen story ng Baguio. Yan ang mga anak-anakang kung nagbabardagulan kami. Grabe. Oh, invite them mga anak sa inyong social media, business nyo. And then, syempre, ang ating pinakamagandang BL series ngayon na Rainbow Bridge. Who wants to start? Siguro ako na po. If you want to follow me on my social media accounts, Facebook, Twitter, Instagram, like TikTok, Kumu. Yan, nag-livestream ako sa Kumu. Tapos, ayan, meron ako, ang ano ko po, ang username ko is I am Ken Carpena. Yung potenay po ni Kate, I am Ken Carpena. Sa lahat po ng social media accounts ko. Then, tapos, pinapropose po ng mga babies na magkaroon ako ng channel. Yun po, nandyan din po, Ken Carpena lang naman, nagko-comment kanina na makulit. Tapos, yan, ikaw na muna, mamaya na yun. Ah, alright. Sige. Flash ko lang. Ayun, busy ko. Hindi naman sila naniwala, anak eh. Paki-flash yung Saiken. We believe in you. Hindi kami naniwala. Okay lang. Hindi naman sila anak. Walang problema sa pagiging animation. Walang problema dyan sa pagiging ganyan, okay? Oo. Pero hindi, babae siya talaga. Babae siya talaga. Maniwala kayo. Kasi sa grupo namin, dalawa lang kaming babae. So there are... gusto ko lang din kayo i-invite sa Laguna, guys. Laguna, Santa Rosa, Laguna, kung makakadaan kayo sa Cafe Medellin. Cafe Medellin yung name ng coffee shop ko. So, yun. Sana maano. Yun po. Hiningal ako. Ay, sa Laguna. Ang layo mo naman, ano? Taga Laguna po talaga ako, ma'am. Oh, sige. Ayan. So, yes, guys. So, yes, please do follow me on my social media accounts. Instagram, Facebook, and Twitter, and TikTok as well. That's at Yanny De Dios. I also have Laika po. Follow niyo ako sa Laika at Yanny De Dios. Ano pa bang meron ako? So, yes, I also have my YouTube channel po. Hashtag tip ni Yanny kung gusto niyo mapanood samot-saring mga trip. From travel to food trip and to all other kinds of trip. And follow nyo na po ako sa aking YouTube channel. And also, please do support po our business, Double B Burgers po. Punta lang po kayo sa Facebook and Instagram niya, Double B Burgers Philippines or PH. And yes, please do like my social media account din po for my financial advising. That's hashtag talk to Yanny. Dami. Ayan. May pagkanyang-ganyang pala sila. Oh, invite nyo sila, Rainbow Prince. Thank you, someone. Thank you, ayun, guys. Ano, bukas nga pala. Bukas ang third episode ng ano ng Rainbow Prince. Sana subaybayan natin. Sama-sama po tayo manood ng Rainbow Prince. And marami po tayong abangan tungkol kay Prince Malik and sa akin and kay sa lahat. Art and... Art kasi siya dun sa ano, sa si hotel. So, kay Prince Zane. Kay Prince Zane. And kay Mikey. Kay Mikey. Yes, guys. So, don't forget to watch Rainbow Prince Episode 3 na po kami tomorrow sa Oxen Films, premiering at 8 p.m. So, tomorrow po yung episode namin. Sobrang daming pasabog. Yes. So, ang daming mangyayari from Prince Malik, Ken, and Zane and Art, sabi nga ni himself. Siyempre si Chuk-Chuk din po nandun, natatay po. Tatay po siya ni Alicia. Hi, RR! One of the actors of Love is the Series. Hi, anak, RR. Hi, RR! Hello po. Oh, eto naman, ako naman po magpro-promote. Bukas, yes. 9 o'clock after ng airing po nila ng Rainbow Prince ng 8 o'clock. At 9 o'clock on my channel and Boom Reacts channel,
live reaction video namin ng Rainbow Prince. So, minsan po umaabot yung... umaabot po yung reaction namin ng 2 hours kasi ang gulo-gulo namin po. So, manood kayo tomorrow sa amin. After nyo, kung gusto nyo makita yung reaction namin sa kanila, punta dito sa channel ko. Sa mga... Diyan sa mga Yanni Nation at saka yung mga nandiyan ni Lakin, please, please, please mga anak, don't forget to subscribe to my channel. Like this, i-like at saka i-share nyo tong chikahan ko with Yanni and Ken. Ayan. Tapos, may live RV nga kami. Tapos pagkatapos ito, meron akong live RV at 10:30 para naman sa trailer ng Prebo. Ayan. And then see you on February 1 sa Boom Reacts channel. Hi, Melissa. Ayan. Boom Reacts channel. Ayun. Tapos, nawala tuloy ako, Carlo, sa like, sabi ko, Carlo. Ayan. So, merong mangyayari sa Boom Reacts channel at saka sa Peps on February 20. February 1. O, yan. Nawala ako February. See you. See you, Amir. Miss you. Yan. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo yung mga nandyan. Yan, yes, Ken. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa ating simpleng chikahan. And sobra thank you. Sobra po. Ang saya. Ang saya ba? Thank you for sharing with me your simple kung ano kayo before and ngayon. Maraming salamat. Welcome sana po. This is not the last. This is only the first na magkita-kita pa tayo sa aking chikahan. Plus, wag muna kayong aalis, ha. Wag kayong magbababa. At ang daming naghihintay sa backstage. Sige po. Okay po. Ang dami nagki-click-click, naririnig ko sa tenga ko, so marami nang naghihintay. Diyan sa mga nandiyan yung mga kanina pa, katulad sila Kate, sila Duel, maraming salamat na nandiyan kayo simula kanina. Umabot tayo ng 35 or 37. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang, talaga naghintay, as in, nag-1 hour talaga ako nung last time, in-explain ko sa kanila yung technical problem na nangyari sa atin. Sabi ko, huwag kayong magalit, ha? Kasi talagang sobrang technical. Kasi kung pinush through namin yung hindi po ganito kasaya yun. Hindi ganito kasaya. Lagi silang nawawala, ganun. So, maraming salamat. See you all guys tomorrow para sa live reaction video. Ken, Yanni, maraming salamat. Thank you din po, Mami Ray. Lalo makita ko kayo in person. Yes, naman po. Oo. Yeah. Bye-bye, mga anak. Lagi kong sinasabi. Everything that's happening to us, there's always a reason behind this. This is your Mommy Ray, ang tanging ina ng Boom Reacts. Bye! Bye-bye po, Mama. Chup-chup, happy birthday, Bossing.